Alam mo kung bakit matindi ako sa droga? It's because drugs dito ang obvious, general use dito, shabu. You know, shabu destroys the mind of a person. Meron dito nangyari noon na umabot sa Davao ang solusyon. Maya ko na sabihin pag pababa na ako. Eh baka magtapunan ako ng ano dito. Ang masakit sa akin kasi itong mga shabu, mga drug lords, yumayaman ng yumayaman, marami kung saan-saan ang mga bahay nila, pati kasali na ang mayor sa Mindanao. Meron doon, pero patay na rin. Putang ina ninyo. Sinabi ko na masisira ang bayan ko. Ako po'y prosecutor noon sa korte. People of the Philippines versus kung sino yung akusado, Eduardo, Cañete, whatever. Ang abogado ng People of the Philippines, kami yung mga fiskal. At marami akong kaso noon because of lack of resources, corruption in the police, pati lahat na bayaran. Matagal ng panahon. Gusto kong makulong. Gusto kong ang patayin kaagad eh. Gusto kong makulong lahat. But you know, itong droga, ang corruption, mabili-bili mo ang mga police, mabili mo ang judge, mabili mo ang fiscal, pornada ang kaso mo. E may isang kaso talaga na gusto kong magwala dahil yung binigay ng chemist ng police noon sa forensics, ang yung soko ngayon, ang binigay sa akin na ebidensya, kuno, nung kaya pala ang tapang nung defense counsel, alam niya na tawas yung hawak-hawak ko, na naipalitan. Yun ang ano noon, o mababayar ang charges. At isa pa, may panakot itong mga, kaya binaliktad ko ang laro eh. Kung ikaw ang pulis, investigador, nagtatrabaho ka naman, ang gagawin ng mga putang ina, eh dapat naman talaga tawagin mo yung mga yung ganun-ganun. Pero mo, mabait na polis, yung the wife is a teacher, then you'd receive a message or an envelope coming from the idiots, itong mga drugista, letrato ng asawa mo palabas ng eskwelahan. Yung ibang polis naman, kung hindi maestra, yung ordinaryo lang mamalingke kasama yung mga anak, pinipicturan, tapos ipadala doon sa asawa. Or magtawag sa telepono, yung han, ano pa yung, ano pa yung yawa na yun? Handhead? Yung itim na magkiring-kiring? Tawagan, takutin. So wala talaga ang gobyerno, hindi makagalaw. Ngayon, kung nakikinig itong human rights, aywan ko kung anong pasok sa otak ninyo. Alam mo kasi, masisira talaga. Gusto mo isang pamilya. Kayo alam ninyo yan dito sa kanila. Mayroon kayo. Kaya ako nga pinatay yung dalawa. Lagyan mo lang ng isang addict sa pamilya. That family becomes dysfunctional. Wala na, talagang sira ang buhay. Okay lang yun sa mga mayaman. At kung may maibigay yung mga magulang, sige na lang, nandyan na rin.
But in due time, science says that in 2 or 1 year and a half, constant use of shabu shrinks the brain. Kaya maraming gago. Noong na presidente ako, nagdala ako ng sarili kong chief of police, si Bato, at sabi ko kay Bato, buksan mo yung records ng PNP. Gusto kong makita kung sino yung mga tao na suspect o talagang tinuturo sa intelligence, hindi naman nababasa ng lahat yan. At pagdating ko, ginawa nga ni Bato at nilista niya yung mga tao at alin doon 6 police generals dito sa Manila area naglalaro ng shabu. Kaya sabi ko, umalis kayo dito o kung gusto ninyo, patayin ninyo ako kasi pag hindi, talagang magpatayan tayo. Putang ina dito. So yun yan. But when I travel back again, naging prosecutor ako, noong nakita ako na Tagilid ang Davao, eh doon kami lumaki. Wala namang original na taga Mindanao na Bisaya. Walang original na Mindanao na Tagalog. Walang original na Ilocano na Mindanao. Pinanganak kami ng aming mga magulang noong unang panahon. Ang nasa Mindanao, puro Muslim yan. Ang tribo nila, ang original talaga. Maranao, Maguindanao, Tausog. Yan sila. Bakit Muslim sila? Because ang missionaries ng Islam galing dito sa Middle East traveled all the way up dito sa Uzbekistan, mga Tantan na, then Pakistan, then down to Malaysia, kaya Muslim Malaysia, then to Borneo, then dito sa Philippines. They were ahead by almost 80 years. Kaya pag landing ni Magellan, ang Mindanao, Islam na. Yan ang totoo dyan. Ngayon, kami, Dayo, 1959, I have a vague memory of our arrival in Mindanao. Pero dala-dala kasi, bakit nagpuntahan itong mga Tagalog, Ilocano? Because ang Mindanao maluwang, it is a huge island at wala pa masyadong tao. Hanggang ngayon, minority lang talaga ang Muslim. Pero yung Kristiyanos na bumaba doon, libo-libo, that is why Mindanao is a Cebuano, Bisaya-speaking island. Nung pagpunta ng mga magulang namin, makinig lang kayong mabuti para maintindihan ninyo ako. Total, maalis na ako. Dala-dala ng aming mga tatay yung dream na magpunta sila sa isang lugar kami 1949. You can just imagine, Davao City is a young city. 1949, we had to hack ourselves there. Pati lupa. Tapos yan ang nagdadala sa aking utak na nung na-mayor ako, sunding ko yung ano yung hangarin ng tatay ko na dinala niya kami. My father became governor for 12 years. After 20 years, ako pa ang sumunod sa kanya. Then Inday, because magka-graduate ako, kagaya ni Kit, siya ang binild up ko. Ayan, ang ayaw, bata na ayaw talaga yan. Ayaw noon. Ngayon, talaga, tumatalo na doon sa mga stage para gustong-gusto na. Ayan, tapos yung mga anak ko, nagkakaroon ng opportunity
Pero ang dala-dala ko, balik ako sa isip ko nung nanalo ako, sinabi ko sa lahat, huwag ninyong sirain ang siyudad ko. Huwag ninyong bigyan ang mga anak namin ng druga. Sisirain mo nang sisirain yung tao, eventually sa karaming drugista, you will destroy the city. Nung presidente ako, nakita ko, almost 1 million nag-surrender. Yung 1 million na yan, dito lang sa inyo sa Maynila or Greater Manila area. Hindi kasali ang Cebu, Davao, Bacolod, Iloilo. Matindi rin ang druga. Kaya sabi ko, nung na-presidente ako, ganun rin. Do not destroy my country. And do not destroy yung mga anak namin. Kaya yan lang ang pag-asa namin. Mabuti kayong mga anak ng mayaman, mga milyonaryo, nakakapagbili kayo. Eh, itong mga pobre naging maging gago talaga. At kung wala nang makuha, magnakaw, papasok ng bahay, magnakaw doon, at i-rape at patayin yung mga tao sa bahay ninyo. Yun ang hindi ko matanggap. Na presidente ako, ganoon rin, do not destroy my country. Wala ko pakialam kung police ka o general. Basta huwag mo kasi papatayin ko. Ang human rights, ang pinapakila lang, tanggalin mo nga itong blitzit. Ang human rights, ginaganon lang nila, ito yung namatay, ito yung pinatay ni Duterte. Hindi nila baliktarin ang pinatay at ang ginawa. Kita ninyo? Wala. Ngayon, ito ang masakit sa akin. Yung mga mayaman, bahala kayo dyan, buhay ninyo. Itong mga anak ko, tanongin ko yun, pagtanda ninyo, sinong magsubok ng lugaw sa bunganga mo? Pag namatay kayo, ngayon, sa katandaan ninyo, yung mga retired na, o yung namatay sa aksidente, sino ang lilibing? Sinong gumastos? Yun ang ano ng laro ng buhay ng isang Pilipino dito. Pag matanda ka na, kaya namin pinapaaral kayo, kaya namin, you know, we love you so much that lahat ng ano, ibibigay namin para lang makapag-aral at, you know, at sometime in the future, it would be another story for the family. Yun, ang pinakamasakit para talaga sa akin, itong pamilya na nasira na sa dysfunctional na. Sige na away, yung kung tatay tinatamaan, yung sweldo niya, kinakaltasan para lang sa Cebu. I think it's 300 to 250 isang ano ngayon. Wala na ang pamilya na dahan-dahan na nadidistansya na. Ngayon, yung mga mahirap talaga, anong gawin? Kasi away talaga, dysfunctional na pamilya, away. Bugbugin yung asawa, maglasing, wala ng sweldo na iniintrigo. Ang mga bata, wala ng kain, wala ng pamasahe sa eskwela. Ngayon, anong gawin ng isang pobreng babae? Mag-apply doon sa Middle East. Magtrabaho doon. At pagdating doon, mabalitaan mo na lang na ni-rape, nag-suicide. Ito namang nakalusot.
yung nagtiis, those who endured the losing the dignity ng pagkatao nila. Kinakain na lang nila yung hirap. But ako, when I was a congressman, nagpunta ako sa Middle East kasi may taga Davao na nasaksak niya yung anak ng amo niya. Eh, baka daw maputula ng ulo, pumunta ako. Kipag-usap ako kay King Fahd. Hindi na nga, iba na nga mga anak na to. Yung king noon medyo demensya na. Medyo hindi na masyado makakaintindi. Pero swerte ako kasi yung panahon na yun, lucid interval siguro, nakuha niya, pumayag siya. Pero sabi niya, magpunta doon, magpunta ka sa counterpart mo, kausapin mo yung problema about itong workers na Pilipino. So, kanya-kanya kaming, kasama ko puro Muslim na mga lawmakers. Lanao, Sulu, sinama ko sila para kung may pag-usapan about religion. So, nag-usap na kami noong counterpart ko, sabi niya, Committee of Law and Order. Law and Order Committee ako. Sabi niya, alam mo, I understand you. I understand your anger and I do not blame you. But, please tell your country men, lalo na yung mga babae, na pag pumunta sila dito, lalo na doon sa medyo malayong buo. Kala kasi ninyo, pagpunta ninyo doon, nandiyan kayo sa Riyadh, yung metropolis. Yung minsan, mapili na trabaho, basta meron lang, nasa bukid, mga 200 miles, parang mga tent-tent lang yan. Sa, you know, sabi niya, they must know that in the Arab practice, not really the culture, if you are paid, bayaran ka sa trabaho mo, or if you are a slave na binili doon sa slave markets ng Africa, pag nagtrabaho ka sa mga taong yan, rape is part of the territory. Kaya kita mo, ang mga Pilipina, wala kang nakita na Pilipina dumaan sa pinto sa baba para magpakamatay dyan sa daan. Always makita mo magtakbo yan tapos talon. Sirado eh. Priso yan. Yung pinto doon, nakalak yan. Kaya karamihan ang kita mo ang Pilipina mamatay, tumalon. Hindi na siguro matay. Human body. Kasi maglinis siya sa bahay sa amo niya. Tapos pagkatapos maglinis siya sa bahay ng anak ng amo niya. Tapos nung kaya ang lahat ng pumapasok na babasa ninyo, 3 hours of sleep lang. Tapos ang pagkain, iba man yung ating pagkain. Iba yung kanila, maswerte lang sila kung binibigyan sila ng pang-ulam nila. They had to endure. Yung mga babae dyan, 3 to 4 years, sinikmura lahat. Padala ng pera dito sa Pilipinas para lang makapag-aral ang mga anak at same dream for all of us parents that someday they would medyo angat sila sa edukasyon nila. But what happens? Itong droga. Itong mga putang inan to, alam nila kung sino yung pinapadalhan ng pera. Diyan sa, umiikot lang yan diyan sa diba? At kung alam nila na itong bata na ito, ang nanay nagtatrabaho, nagpapadala ng pera para sa eskwela, yun ang didikita nila. Tapos yung dinikita nila, maghanap na namang ibang drug addict na maging drug addict, libre una yan, pero third, fourth, gabi pula na, may bayad ka na, pero pasok ka na.
Dalang ka na sa droga. Yan ang style dyan. Ngayon, pag-uwi nitong mga nanay nito, huwag na natin pag-usapan kung ano pa what they under the horror that they had to endure or underwent. Huwag na natin pag-usapan na saan ang pawis at dugo na binigay niya para sa anak niya. Kasi pagdating niya, ang anak niya, 3 years, 4 years, sige siya padala, drug addict na. Sinira na ng droga yung utang inang siyabo na yan. Kaya kayo, sinabi ko, huwag mong sirain ang bayan ko. Ito lang ang bayan ko eh. Hindi naman ako Amerikano. Baski baliktarin ko yung mukha ko, o Espanyol. Ito lang ang Pilipinas. Na, tapos sisirain mo. Hindi ako papayag na gano'n. Yung iba, ayaw magsabi, putang ina mo, patayin kita. Ako sinasabi ko sa inyo, pumasok kayo sa droga at magkahulihan tayo, patay kayo. Marami naman. Maluwang naman siguro ang cemetery ninyo dito. Ano mo problema natin? Sige. Baski hindi na ako presidente, ang kapital niya, silencer lang naman. Eh, gano'n mo, gano'n lang, tunog. Yan lang ang tunog na may silencer. Sinong gustong, anong tawag nito? Naubusan ako ng Tagalog. Who wants to try ng a baril na may silencer na hindi mo nga alam pumutok eh. Basta alam mo lang na tumba ka na. Ayun o. Kasi kung hindi ko kayo ganunin, hindi ninyo hintuan ang Pilipino, talagang i-SS ninyo hanggang mabuwang. Yan ang totohanan niyan. Ako, o yung iba ayaw, ako talagang sinasabi ko. Ngayon may kaso daw ako sa International Court of Justice. Kulungin ako. Human rights, isiputin, binubumba yung... Ako anong kasalanan ko? Pinapatay ko, kriminal. Siputin, babae, lalaki, bata, pulpog, flattened. Inaakusa rin ng human rights. So baka isa kaming silda lang pagdating ng panahon. Okay lang. Okay lang, basta gusto ko yung gawa ko. Alam mo, ito totoo. Ano man makuha ko? Can you tell me? May pera akong makuha dyan sa putang inang yan? Anong makuha ko? Satisfaction? Why? Do you think it's really easy to kill a human being? Ganon kadali. Pero, anong nakuha ko? Bababa na ako. Anong mabaon ko? Galit. Yung gustong gumante. O sige, hintayin ko kayo. Wala akong makuha. Ginawa ko lahat yan para sa bayan ng Kainta. Kayo dito, may nangyari. Alaala ninyo, magkapatid, inakyat sa kwarto, kinatay ni Ray. Alaala pa ninyo? Mabuti magkaindihan tayo. Kasi yung dalawang, anong tawag na? Salarin? Tama ba yan? Nagkamali, pumunta sa Davao. Ano mo ang sabi niya? Tinanong ko siya, putang ina ka, bakit mo ginawa? Sabi niya, kasi yumabang darong nagkaroon ng pera, galing abroad ata. Ay, sabi ko, bakit ka magalit? Bakit kontrolin mo yung tao na may pera? Bakit? Sabi ko, hindi ako papuntang silang pantalan para magsakay ng barko. Ano, aeroplano. Kasi madali. Papunta dito sa pulis ninyo, pero sa
namatay doon sa Davao. Papunta silang airport. Yun ang karugtong ng istorya kung bakit ako nakipag-usap sa inyo ngayon. Galit talaga ako sa droga. Huwag kayong pumasok dyan. Ngayon, nakikinig man yung human rights. Kung ayaw mo yung pangyayari ito, drop, bitawan mo ang droga. Kayong mga NPA, ayaw ninyong mamatay, at kung mamatay kayo, marami maring daldal. Kung ayaw ninyong matarget ng military, pati police, bitawan ninyo yung baril ninyo. At wala na tayong pag-usapan. Then we can proceed with doon sa Mindanao, malaki ang, malawak ang lupa. Alam mo, may mga gustong pumasok doon, mga canned fruits, pinya, galing yan doon, saging, galing doon yan. Hindi na sila makapasok kasi pag-umpisa pa lang sa road clearing lang, sinusunog na yung, kasi hindi magbayad yung, at pinapatay kung ayaw talaga. Yun lang naman paggulo ng atin. Kriminal. Kayong mga karnaper, pati kayong mga pulis na nandyan. Kaya lang, panahon ko dumating na yan. Pero kung ako pinagsabi ng Diyos, sige, gawin mo anong gusto mo, ubos. Ang problema, bata kalahati nitong dito ngayon, drugista. So ito na lang naiwan, ito lahat. Iyan ang maganda. Nagpapasalamat na patay na nagpapasalamat pa rin. Nandoon nga banda ang kampo mo eh. Hoy! Oh, yung tilaok mo. Ano ba tilaok sa Tagalog? Tilaok rin? Tila. So, yun ang gusto ko lang ilabas lahat. Gusto, alam mo, pumunta man ako dito. During the presidential debate, you heard me. No, during the campaign, I was here for those who attended at buhay pa after 5 years, nearing 6 years. Narinig ba ninyo? Sabi, ang pangako ko, kasi alam ko talaga, hindi, walang presidente, e mayor ako 23 years sa Davao. Mag-apalis na lang ako, maging congressman na lang ako, babalik na naman ako pagka-mayor. Almost 8 elections, wala naman akong taro sa awa ng Diyos, hanggang presidente. Ang anong kapital ko? Ang kapital ko yung prinsipyo ko. Na takutin mo ako, kulungin mo ako, wala. Pag-usap tayo niyan after, sabi ko, ako na ang bahala sa sarili ko, at least na ibigay ko, anong pinangako ko? Law and order.